Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa susunod na linggo na posibleng dumating ang unang batch ng mga bakuna kontra COVID-19. Ayon yan mismo kay Health Secretary Francisco Duque III. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan ay double time na sa paghahanda at pangungumbinsi sa mga residente na huwag matakot sa bakuna. Ang mainit na tanong naman ng ilang mga may agam-agam ay ito. May maitutulong naman ba ang gobyerno sakaling may masamang epekto ang bakuna? Ang sagot ng Department of Health sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa kanyang pagbisita sa isang vaccination center sa Mandaluyong City, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng dumating na sa susunod na linggo ang bakuna kontra COVID-19. Ito pong susunod na linggo hanggang sa linggo matapos ang susunod. Wala pa ho tayong saktong araw kung kailan po darating. At bilang paghahanda sa vaccine rollout sa Pilipinas, isa sa ipinakita sa kanya ang observation room. Dito maaaring magpahinga ng 30 minutes hanggang 1 hour ang nabakunahan para maobserbahan ang reaksyon ng katawan nito sa COVID-19 vaccine. Paalamin po natin kung anong klase yung adverse reaction. Apa. Kung minor, okay lang. No? Kaya yan. Pamamantal, pabumula sa naiksyonan na lugar. Pero kung medyo maluba, diretso tayo sa referral hospital. Meron tayong ambulansya dyan. Tanong kay Duque, ano ang maitutulong ng gobyerno sakaling may masamang epekto ang bakuna? Sagot ni Duque, naghahanda na ang PhilHealth ng package para sa mga ma-ospital dahil sa side effects ng COVID vaccine. Meron din daw panukalang batas ngayon sa Kongreso para magkaroon ng vaccine indemnification fund para sa mga magkakaroon ng side effects mula sa bakuna. Bukod dyan, maaari daw irekomenda ni Duque sa Pangulo na ituloy ang pamimigay ng tulong pinansyal sakaling may pumanaw dahil dito. Kanamatayan, binibigyan ng 1 million assistance yung family. So baka pwede i-extend sa ganito. Dahil alam naman natin, kakaunti lang naman, sana walang mangyari na ganito. Pero dahil nga bago, hindi pa rin natin masiguro. Ayon naman kay Mandaluyong Mayor Menchie Abalos, kasamang adverse reaction sa kanilang pinaghandaan. Handa na rin daw ang kanilang 10 vaccination centers at cold storage. Ready kami, nagpabili na ako ng mga gamot na kakailanganin. And yun nga yung aming Mandaluyong City Medical Center, etong naglagay kami ng isang clean room. Kung tawagin namin na hindi na sila papasok sa loob ng hospital, sa labas pa lang kasi of course wala naman sakit yan, eh, nagkaroon lang ng side effect, di ba? Ngayong hapon naman, bumisita sina Duque at vaccine czar Carlito Galvez sa cold storage ng Royal Cargo, isang cargo transport company sa Parañaque City. May pasilidad ang Royal Cargo para magsilbing vaccine storage. Meron din itong refrigerated cargo van para sa pagtransport ng bakuna. Lumabas daw noong nakaraang buwan na 20% lang ng mga taga-Parañaque ang gustong magpabakuna kontra COVID. Kaya naman umaasa sila na sa pamamagitan ng health information campaign ay magbabago ang isip ng mga tao. Ine-educate po natin mga tao ngayon na yung pong i-roll out na vaccine ay dumaan po yan sa tamang proseso na binigyan po ng FDA approval ng EUA. Ongoing na raw ang kanilang online registration. Meron na rin kumpanyang nagpakita ng interes na maglaan ng storage facility para sa bakuna. Nagkaroon naman ng simulation ng vaccination program kanina sa Navota City. Ang senaryo, kunwari nagkaroon ng adverse effect ang isang pasyente matapos mabakunahan. Kukunan siya ng BP, pero after po niya, ayan, naka-standby rin naman yung ating ambulansya para kung sakali lang naman ay pwede siyang itakbo sa city hospital natin. Inalam din kung ano ang gagawin ng mga nakaantabay na doktor at nurse. Ayon kay Vice Mayor Clint Jeronimo, maganda naman ang naging paghahanda ng lungsod. Nakabili na rin ng city government ng isang refrigerator at yung tatlong ultra-low low temperature freezer na may negative 80 degrees Celsius na kaya nga mag-cater ng mga 23,000 to 34,000 vials. 20 ang magiging vaccination site sa lungsod. Kasabay naman ng pamamahagi ng relief goods, ang pag-educate sa mga residente ng Batasan Hills sa Quezon City kaugnay sa magandang dulot ng bakuna. Pero ang mga residente, halo pa rin ang opinion ukol dito. Hindi po, takot ako eh. Pag marami nang magpabakuna, di magpabakuna na rin. Kahit naman po ako, kinakabahan din po ako. Gusto ko naman pong magpabakuna eh. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.